Masayahing dalaga si Ana. Kabaliktaran sa Ate Marina. Kung si Ana ay maingay, si Marie naman ay sobrang tahimik. Nagsasalita lang ito pag kinakausap mo. Ate, si Kuya Eric hinahanap ka sa labas. Balita ni Ana sa kapatid niya. Kaagad na tumayo si Marie para silipin si Eric sa labas ng bahay nila. Si Eric ang secret lover ni Marie dahil itinakda siya na ipakasal sa anak ng kasosyo ng daddy niya. Kaya minabuti niyang isikreto ang relasyon nila ng nobyo. Ang tanging nakakaalam lang na may iba siyang boyfriend ay ang kapatid lang nitong si Ana. Hindi lang niya ito basta kapatid, partners in crime din niya ito. Ito ang mata at naging reporter niya sa loob ng bahay nila. Pati sa mga plano ng daddy niya sa kanya ay alam ni Ana. Anong sinabi mo sa kanya? Tanong ni Marie sa kapatid. Wala, sinabi ko lang na hintayin ka niya doon. Alam ko naman na yun din ang ipapasabi mo eh, kaya inunahan na kita. Natatawang sabi ni Ana. Kahit kailan mapagkakatiwalaan ka talaga, nakangiting sabi ni Marie. Alam kong masaya ka kay Kuya Eric, kaya masaya na rin ako para sa'yo. Basta huwag ka lang magpapahuli ah, dahil siguradong dalawa tayong malalagot kay daddy pag nahuli ka. Paalala ni Ana sa kapatid niya. Niyakap lang ni Marie ang kapatid, saka siya bumaba sa bintana kung saan may mga kumot na ginawa nilang tali. Pagdating sa baba ay kumaway lang ang Ate Marie niya at si Eric na naghihintay sa ate niya. Napabuntong hininga na lang si Ana habang nakatingin sa dalawa na sumakay ng taxi. Sa mansyon ng mga Vergara ay nakaupo ang isang binata habang malamig ang tingin sa mga kasama nito sa sala. So, ikakasal ka na pala bro. Wow, sa wakas ay pumayag ka na rin sa gusto nila dito tita. Nakangiting aso pa si Benedict habang nakatingin kay Cyrus. Ano nga ulit yung name ng babae? Ipakilala mo naman siya sa amin. Nakangiti ring sabi ni Rix. I don't know what's her name. I'm not interested. Malamig na sabi ni Cyrus. Oh? Talaga? Sure ka? Eh ba't ka naman magpapakasal kung hindi ka naman pala interesado sa kanya? Mariing sabi ni Rix. Dahil sa negosyo. Gusto ni daddy na mas lumawak pang negosyo niya. Kaya yun, pinagkasundo niya ako. Eh hindi ko pa nga nakita yung babaeng yun. Malamig na ani ni Cyrus. Naiiling naman ang dalawang kaibigan niya sa kanya. Si Cyrus ang klase ng lalaki na walang pakialam sa paligid niya. Okay lang naman sa kanya na ikasal siya. Basta pagdating sa napagkasunduan nila ng daddy niya, ay magfa-file kaagad siya ng annulment sa kasal nila ng magiging asawa niya. Alas 12 na ng gabi umuwi si Marie. Ito palagi ang uwi nito pag lumalabas sila ni Eric. Kaya si Ana ay puyat din sa kakahintay ng ate niya. Salamat! Mahinang sambit ni Marie nang makapasok na sila sa kwarto nito. Basta ikaw ate, walang problema. Sige na, matulog ka na at inaantok na rin ako. Good morning pala. Natatawang sabi ni Ana. Naiiling na humiga na lang si Marie sa kama niya habang iniisip ang sinabi sa kanya ni Eric. Kinabukasan ay maagang ginising si Marie at Ana dahil may bisita sila. Kaya kahit puyat ay napilitang bumangon sina Marie at Ana. Sino palang bisita natin dad? Tanong ni Ana habang may ginunguya. I told you, always don't talk if your mouth is full of food. Kahit kailan pasaway ka talaga. Bakit hindi mo nalang gayahin si Marie na palaging tahimik kapag gumakain? Ngumiti lang si Marie kay Ana at tumango na okay lang yan. Uminom muna si Ana bago sumagot sa daddy niya. Dad, mabait naman po ako ah. Tulad ni ate, di lang talaga kami pareho dahil si ate di pala salita. Kaya napapanis ng laway niya ni. Napaubok agad si Marie sa sinabi ng kapatid niya. Habang ang daddy naman nila ay napapailing na lang sa sinabi ni Ana. Hindi ka talaga marunong pumigil dyan sa bunganga mo Ana. Naiiling na sabi ni Noel sa anak. Dad, sino pala yung sinasabi mo na bisita natin? Tanong ni Ana ulit sa ama niya. Ah, yun ba? Pupunta kasi dito mamaya yung ama nung mapapangasawa ng Ate Marie mo. At gusto ka niyang makilala Marie. Sabi ni Noel sa anak. Napainom ka agad si Marie ng tubig dahil sa narinig na sinabi ng ama niya. Nagpalitan ng tingin si Ana at Marie na parang may pinapahiwatig. Dad, nakita mo na ba yung anak ni Mr. Vergara? Curious na tanong ni Ana sa ama niya. Oo naman, at masasabi kong gwapong batang yon. Seryoso nga lang palagi.
Minsan ko na rin na nakasama yun sa tuwing may conference akong pupuntahan. Tumangulang si Anna at di na nagsalita pa. Kasalukuyan na silang nasa sala nang dumating ang hinihintay nilang bisita. So, alin ba dito ang magiging daughter-in-law ko, kumpadre? Totoo ngang magaganda ang mga anak mo. Lalo na to, ano nga bang pangalan mo, iha? Tanong ni Arnulfo kay Anna. Ah, ako po, maganda. Naku naman, ang haba naman po ng hair ko. Nag-flip hair pa si Anna, kaya humagalpak ng tawa si Arnulfo. Hindi ko alam na masaya ka palang kausap, iha. I like your attitude. Nangingiting sabi ni Arnulfo. Ah, kumpadre, eto pala si Anna. At ito naman si Marie. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Siya ang panganay ko, si Anna naman ang bunso. Pakilala ni Noel sa mga anak niya. Oh, talagang bagay kayong anak ko, iha. Parehas kayong tahimik. Nakangiting sabi ni Arnulfo. Tahimik lang si Marie habang si Anna ay pangiting-ngiti lang na nakatingin at nakikinig sa dalawang lalaki na nag-uusap. Nakahinga ng maluwag si Marie nang umuwi na si Mr. Vergara. Nakahiga na siya sa kama niya habang pumipikit. Ate, mahinang tawag ni Anna sa kapatid niya. Alam kong gising ka pa. Ba't di mo nilang sabihin kay daddy ang totoo para hindi na niya ituloy ang plano niya sa'yo? Mahinahon na sabi ni Anna. Sa tingin mo ba makikinig sa akin yon? Ilang beses ko nang hiniling sa kanya na wag na niyang ituloy pero hindi naman siya nakikinig, di ba? Nakapikit na sagot ni Marie. Hindi ko alam kung paano ko tatakasan si daddy. Lalo pat malapit ng araw ng sinasabi nilang kasal ko. Paano ko sasabihin kay Eric ang lahat? Mahal na mahal ko siya, Anna. Pero anong magagawa ko? Tuluyan ang lumabas sa mga luha ni Marie habang kaagad naman itong pinahid ni Anna. Huwag ka nang umiyak. Hindi pa naman bukas ang kasal niyo eh. May ilang araw ka pa para makahanap ng paraan. Para hindi ka tuluyang maikasal kay Cyrus ba yun? Pampagaan ni Anna sa loob ng kapatid niya. Ilang araw nang hindi nagpapakita si Eric kay Marie. Ilang araw na lang din ang natitira at darating na ang araw na kinatatakutan niya. Sa mga araw na nagdaan ay naging abala ang lahat, lalo na si Marie. Sinukatan na kasi siya ng gown na susuotin niya. Naging matunog naman sa balita ang nalalapit na kasal ng dalawang anak ng mga CEO na sina Arnulfo Vergara at si Noel Hanford. Kung pagiging mayaman ng basihan ay mas mayaman ang mga Hanford. Kaya nga marami ang gusto makipag-partnership dito sa negosyo. Tanging buntong hininga lang maririnig sa kwarto ng magkapatid na Anna at Marie. Wala ni isa man lang sa kanila ang nagsasalita. Kahit si Anna na palaging maingay, ngayon ay seryoso lang ito habang nakaupo sa kama. Anna, mahinang sambit ni Marie sa kapatid. Hmm? Kung mahihilingin ba akong pabor sa'yo, papayag ka ba? Nilingon ni Anna ang kapatid na nakayuko lang habang nagsasalita. Ano bang klaseng pabor yun? Mahinang sagot ni Anna sa kapatid niya. Gusto ko sanang ikaw ang pumalit sa akin sa kasal ko bukas. Hindi ko talaga kaya magpakasal sa iba, Anna, dahil buntis ako sa anak namin ni Kuya Eric mo. Pag-amin ni Marie. Nakatulala na nakatingin si Anna sa kapatid niya. Matagal bago siya nakakibo sa sinabi nito. Ate naman, please Anna, ikaw na lang pag-asa ko na makakatulong sa akin. Wala na akong ibang malapitan pa. Alam kong magagalit si daddy sa gagawin ko, lalo pag nalaman niya na buntis ako at ayoko namang ipaangkin sa iba ang anak ko. Mahina pa rin sabi ni Marie. Sige na, please pumayag ka na. Pagmamakaawa ni Marie sa kapatid niya. Alam din ba ni Kuya Eric na buntis ka sa anak niya? Umiiling-iling si Marie. Kagabi ko palang nalaman at ilang araw na siyang hindi nagpapakita. Ayokong malagay sa kahihiyan si Daddy Anna. Mahal na mahal ko siya pero hindi ko lang talaga kayang magpakasal sa taong hindi ko naman mahal. Paliwanag ni Marie. Matagal bago nakasagot si Anna. Pareho niyang mahal ang dalawa niyang natitirang pamilya. Pero mahal din niya ang ate Marie niya. Lalo na at buntis ito sa pamangkin niya. Sige, maikling sagot ni Anna sa ate niya. Basta, siguraduhin mo lang na magiging maayos ang buhay mo pag umalis ka sa bahay na to. Palagi kang mag-iingat ha.
ingatan mo rin ang pamangkin ko. Lumuluhan na niyakap ni Ana ang ate Marinya. Unang pagkakataon na hindi niya ito makakasama. Dasal ko na sana maging masaya ka sa pag-alis mo, ate. Maraming salamat, Ana. Pangako, mag-iingat ako. Ikaw rin mag-iingat ka rito. Matapos magyakpa ng dalaway, kaagad na nagligpit ng gamit niya si Marie. Hating gabi umalis si Marie sa bahay nila. Inihatid siya ni Ana sa labas ng gate habang may taxi na naghihintay dito sa labas. Nagyakapan ng magkapatid bago tuloy ang umalis si Marie. Kinabukasan ay nagpanik ang lahat ng mga katulong dahil hindi nila makita si Marie. Huling kinatok nila ang kwarto ni Ana. Nagbabaka sakali siyang doon ito natulog pero wala ito doon. Kaya pati ang ama ni Ana ay natataranta na rin. Malaking kahihiyan to pag nalaman ng media na lumaya si Marie sa araw mismo ng kasal niya. Galit na galit si Noel dahil sa nangyari. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Siguradong uugong na naman ang balita tungkol sa anak niya. Sa bahay ng mga Vergara ay nakaredy ng lahat. Pati si Cyrus, nakahanda na rin ang sasakyan niya patungo sa simbahan. Seryoso lang si Cyrus na nakatingin sa sarili niya sa salamin. Nakaharap sa malaking salamin si Ana habang nakatingin sa suot niyang gown. Napakaganda nito at parang sinadya ang pagkapareha nila ng sukat ng ate niya. Dahil tamang-tama ito sa kanya. Sa may pinto nakatayo ang daddy niya habang nakasandal ang likod sa pader. Ngumiti si Ana sa ama niya para iparating dito na okay lang siya. May panahon ka pa para umatras, Ana. Hindi dapat ikaw ang nagsusuot ng gown na yan. Mariing sabi ni Noel sa anak niya. Mas lalong hindi ko papayagan na mapahiya ka, dad. Umalis man si ate, nandito naman ako para saluhin ang kasal na para sana sa kanya. Hayaan na lang natin siya at kung saan man siya naroroon sana maging masaya siya. Magalang na sabi ni Ana sa ama. Napabuntong hininga si Noel bago niya inalalayan ang anak palabas ng kwarto nito. Dumating na ang mga Vergara sa simbahan kasama ang mga kaibigan ni Cyrus na si Narix. Maging ang mga reporter ay nando doon rin. Kilalang mga tao sa larangan ng negosyo ang mga bisita. At halos lahat ng yun ay mga kasosyo sa negosyo ni Noel Hanford. Nakatayo malapit sa altar si Cyrus kasama ang best man niyang si Rix na kaibigan niya. Hindi pa siya matagal na nakatayo doon pero naiinip na siya sa paghihintay sa bride niya kung kailan ito darating. Hey bro, relax ka lang. Alam ko naiinip ka na pero maghintay ka muna. Tutal, ngayon lang naman to. Bukas wala na to kaya chillax ka lang dyan. Natatawang sabi ni Rix. Panay ang tingin ni Cyrus sa relo niya. Kung anong oras na, baka kasi hindi darating ang bride niya. Eksaktong alas 8 ng umaga ay dumating ang bridal car na sinasakyan ni Naana at Noel sa simbahan kung saan naghihintay sina Cyrus sa kanila. Sumigaw ang isa sa mga bisita na dumating na ang bride kaya napatayo ng maayos si Cyrus. Pati ang mga tao sa loob ng simbahan ay umayos na rin ang upo. Kung kanina ay maingay ang loob ng simbahan, ngayon ay pagbukas ng pinto. Kasabay ng pagpasok ni Ana, ay siya ring tugtog ng kanta na ang ate pa niya mismo ang pumili, ang Beautiful in White ng Westlife. Dahan-dahan na naglakad si Ana habang nakaangkla ang kamay niya sa braso ng daddy niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Gusto niyang umiyak pero ayaw tumulon ng mga luha niya. Pagdating nila sa tapat ni Cyrus, ay ibinigay na ni Noel ang kamay ni Ana kay Cyrus. Sana ay ingatan mong anak ko, katulad ng pag-iingat ko sa kanya, iho. Ayoko kasi nakikitang umiiyak siya, kaya sana wag mo siyang paiiyakin. Sabihin mo lang sa akin kung ayaw mo na sa kanya, dahil handa akong tanggapin siya. Madamdamin na sabi ni Noel kay Cyrus. Makakaasa po kayong iingatan at hindi ko po paiiyakin ang anak nyo, Mr. Hanford. Tugon ni Cyrus kay Noel. Sabay na naglakad papunta sa altar sina Cyrus para maumpisahan na ang seremonyas. Marami pa ang sinabi ng pari pero ang pag-aanunsyo nito ng Kiss Your Bride ang nagpaingay sa loob ng simbahan.
Unti-unting itinaas ni Cyrus ang tila bumabalot sa buong mukha ni Anna, hanggang sa masilaya niyang napakagandang mukha nito. Nakatitig lang si Cyrus kay Anna habang hindi kumukurap. Hindi niya alam kung bakit nag-iba bigla ang pakiramdam niya nang masilaya niyang maganda at maamong mukha nito. Saglit lang na naglapat ang labi nilang dalawa pero nakapagpainit na yon sa katawan ni Cyrus. Palakpakan at nagkikislapang mga kamera ang bumungad sa kanila nang humarap na sila sa mga tao. Kumpadre, anong nangyari? Bakit si Anna ang ikinasal kay Cyrus? Mahinahong bulong ni Arnulfo kay Noel. Saka ako nasasabihin sa iyo, kumpadre. Sa ngayon ay kailangan muna nating asikasuhin ang mga bisita natin. Sinalubong ng mga kasosyo nila sa negosyo, sina Noel at Arnulfo, habang sina Cyrus at Anna naman ay ini-interview ng mga reporter. Sa isang 5-star hotel ginanap ang reception, kung saan ay pagmamay-ari ito ng mga Vergara. Iho, ito na ang regalo ko sa inyo. Sana'y magustuhan niyo yan. Nakangiting sabi ni Mr. Vergara kay Cyrus. Ito rin ang regalo ko sa inyong dalawa. Nakangiti pero bakas ang lungkot sa mga mata ni Noel. Maraming salamat dito, Dad. Tukoy ni Anna sa regalo ng ama niya. Pilit na pinapasaya ni Anna ang boses niya para hindi mahalata ang lungkot niya. 1 month vacation sa Singapore ang regalo ni Mr. Vergara sa dalawa, kung saan gusto niyang doon buuin ang dalawang magiging apo nila ni Noel. Nagtatawanan lang ang dalawang CEO nang may biglang lumapit kay Anna na isang reporter. Mrs. Vergara, pwede ka ba naming ma-interview kahit saglit? Tumingin muna si Anna kay Cyrus na tinanguan lang ng lalaki. Pagkaalis ni Anna ay nagpaalam din si Cyrus na pupuntahan lang niya ang mga kaibigan. Pagdating ni Cyrus sa mga kaibigan niya, ay inasar na kaagad siya ng mga ito. Oh, kala ko ba wala kang pakialam sa kanya? Ba't parang nag-iba yatang ihip ng hangin? Halos kasi hindi ka na kumukurap kag natititigan mong mukha ng asawa mo. Natatawang sabi ni Rix na sinagunduhan naman ni Benedict. Tumahimik ka kayong dalawa kung ayaw niyong paduguin ko yung mga nguso niyo. Naiiritang sabi ni Cyrus kaya napatahimik ang dalawa niyang kaibigan. Pero bro, in fairness ha, ganda ng bride mo. Lalo na kapag nakangiti ito. Ang sarap tingnan. Parang nananaginip na sabi ni Rix. Kaya kaagad siyang binatukan ni Benedict. Sira ulo ka. Alangan naman sa pangat ipapakasal dito si Cyrus. Ano na lang ang magiging mukha ng future baby nila. Natatawang sabi ni Benedict. Matapos ang interview ni Anna, ay umalis na sila ni Cyrus. Sakay sa kotse, ay sa bahay ng mga Vergara sila pumunta. Inilibot ni Anna ang mga mata niya sa buong paligid. Maganda ang view pero mas gusto niyang tumira sa bahay nila. Sumunod ka sa akin. Walang ganang sabi ni Cyrus. Sumunod kay Cyrus si Anna habang bitbit ang mahabang gown niya. Wala ka man lang ka-gentle-gentleman sa katawan. Akala naman niya ikakagwapo niya ang pagiging masungit niya. Reklamo ni Anna sa isip niya. Umakyat sila sa taas kung saan ang kwarto ni Cyrus. Pagpasok nila sa loob ng kwarto, ay maaliwalas at malinis na paligid ang nabungaran ni Anna. In fairness ha, malinis ang buong paligid. Parang hindi lalaki nagmamay-ari. Puri ni Anna sa kwarto ni Cyrus. Nakatayo lang si Anna habang si Cyrus ay unti-unti nang hinuhubad ang suot na damit. Oh my gosh! Naisatinig na sabi ni Anna habang nakatakip ang kamay sa mga mata niya. Natatawang nakatingin si Cyrus sa reaksyon ni Anna. Ang cute kasi nitong mag-react. Batid niyang hindi pa ito nakakakita ng lalaki na naguhupad sa harapan niya. Huwag mo nang takpan niyang mga mata mo, Mrs. Vergara. Dahil araw-araw mo naman na makikita tong mala-adonis kong katawan at libre mo tong haplusin. Manunukso ni Cyrus kay Anna. Dahil nayayabangan si Anna sa pananalita ni Cyrus, ay tinanggal niya ang kamay na nakatakip sa mata niya at balak sanang bulyawan si Cyrus pero nagulat siya nang isang dangkal na lang ang layo ng mga mukha nila para na siyang maduduling sa lapit ng mukha nito sa kanya. Kaya mahina niya itong itinulak. Ano ba? Nananadya ka ba? Taas kilay na sabi ni Anna kay Cyrus. Napangisi nang wala sa oras si Cyrus dahil sa sinabi ni Anna. Wow, magiging challenge to ah.
Bulong ni Cyrus sa sarili niya. First time na may babaeng nagtaray sa kanya at ang asawa pa niya. Unti-unti siyang lumapit kay Anna na panay ang atras hanggang sa na-corner niya ito sa pader. Ano pang ginagawa mo? Nauutal na sabi ni Anna habang nakapikit. Malapit na kasi ang mukha ni Cyrus sa kanya. Bakit ka naman nakapikit, Mrs. Vergara? Ayaw mo bang masilayan ng napakagwapong mukha ng asawa mo? Panghahamon ni Cyrus. Ang kapal naman ng mukha mo. Kung ibang babae siguro, madadala dyan sa pagmumukha mo. Pwes, ibahin mo ko dahil hindi ako mahilig sa gwapo. Dahil sa sinabi ni Anna, ay humagalpak ng tawa si Cyrus. Habang si Anna ay napatakip sa bibig niya nang mapagtanto niya ang huli niyang sinabi. Really? So inamin mo rin na gwapo ako. Natatawang sabi ni Cyrus. Hindi ah, sila lang. Hindi ako kasali. Saka kung pwede lumayo-layo ka sa akin dahil gusto ko nang magbihis. Kanina pa ako naiinitan dito sa suot ko. Reklamo ni Anna. Agad namang lumayo si Cyrus kay Anna kaya nakahinga to ng maluwag. Sira ulo talagang lalaking to. Kung ganito to kayabang, siguradong palagi kami mag-aaway nito. Bulong niya sa isip niya. Pero in fairness, ang gwapo niya ah. Bulong ng isang panig ng isip niya. Napakamot si Anna sa ulo niya habang sinasaway ang sarili. Matapos magbihis ni Anna, ay kaagad na siyang humiga ng kama. Kaagad din na humiga si Cyrus, kaya napabalikwas ng bangon si Anna. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong nito kay Cyrus. Humihiga, alam nga namang uupo ako. Pangbabara ni Cyrus kay Anna. What? Oh no, don't tell me na magtatabi tayo sa iisang kama. No, dahil sa sahig ka matutulog. Ako lang dito sa kama. Saka huwag kang mag-alala, hindi kita gagapangin dahil hindi naman kita gusto. At alam kong pareho lang tayong napilitan na magpakasal. Dahil sa sinabi ni Anna, ay bigla niyang naalala ang ate Marina. Biglang lumungkot ang mukha niya. Saka siya tumayo at kinuha ang mga comforter na inilapag ni Cyrus sa kama at inilagay niya ito sa sahig. Saka siya humiga ron. Ang kaninang mapangasar na mukha ni Cyrus ay biglang sumeryoso dahil sa nakita niya kay Anna. Nakahiga na sa sahig si Anna habang nasa kama naman si Cyrus. Pipikit na sana siya nang magsalita si Anna. Alam mo bang hindi ako ang dapat na bride mo? Ang nakatatanda kong kapatid ang dapat na pakakasalan mo. Pero may ibang mahal si ate kaya umalis siya. Dahil hindi niya kaya magpakasal sa'yo. At hiniling niya sa akin na ako nang papalit sa kanya. Dahil ayaw niyang mapahiya si daddy sa mga kasosyo nito sa negosyo. Lalo na sa daddy mo. Mahabang sabi ni Anna. Dahan-dahan na bumangon si Cyrus sa kinahihigaan niya. At hindi makapaniwalang tumingin kay Anna. Paano mo nagawang isugal ang kinabukasan mo sa ganitong sitwasyon? Dapat matras ka na. Batid sa boses ni Cyrus ang galit. Bumangon si Anna at hinarap si Cyrus. Mahal kong dalawang pamilya ko na siyang natitira na lang sa akin. Kaya handa akong gawin ang lahat para sa kanila. Sila na lang ang meron ako kaya gagawin kong lahat alang-alang sa kanila. Sagot ni Anna. Magtira ka naman para sa sarili mo. Hindi yung palagi na lang silang iniintindi mo. Batid sa boses ni Cyrus ang pagkadismaya. Makita ko lang na masaya sila. Sapat na sa akin yun. Mahinang sabi ni Anna. Bumalik na ito sa pagkakahiga niya at unti-unting pumikit hanggang sa tuluyan na itong nakatulog. Humiga na rin si Cyrus sa kama niya pero hindi siya makatulog. Bumabalik-balik sa isip niya ang sinabi ni Anna sa kanya. Hindi akong dapat na bride mo. Hindi akong dapat na bride mo. Kung saan sila masaya, masaya na rin ako. Damn it. Hindi alam ni Cyrus kung bakit siya nadidismaya sa sinabi ni Anna. Paano niya nagawang isugal ang sariling kaligayahan dahil lang sa gusto ng kapatid niya? Mahimbing na natutulog ang asawa niya sa sahig, samantalang siya hindi makatulog. Bumaba sa kama si Cyrus at walang alinlangan na binuhat ang natutulog na asawa. Inayos niya ito sa kama at kinumutan. Pangako, hindi mo pagsisisihan na ikaw ang pumalit sa kapatid mo para pakasalan ako. Bulong ni Cyrus habang pinataka ng halik ang noon ang asawa niya. Siya ang pumalit sa hinigaan ni Anna hanggang sa nakatulog na siya. Kinabukasan ng magising si Anna
ay nagunat siya, pero nagtataka siya kung bakit siya nasa kama. Dali-dali niyang tiningnan ang sarili. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang ganoon pa rin ang ayos niya. Bumaba siya sa kama at balak na sanang pumunta sa banyo nang biglang bumukas ang pinto at lumabas doon si Cyrus na basang-basa pa ang katawan at tanging maliit na tawel lang bumabalot sa bewang nito. Napatulala si Anna na nakatingin kay Cyrus na hubad ang katawan. Naglakbay ang tingin niya mula sa anim na six-pack abs nito hanggang sa mapupulang labi nito. Dumapo ang mata niya sa malaperpektong mukha nito. Lihim na napalunok ng laway si Anna habang nakatingin kay Cyrus. Hey, sobrang gwapo ko ba at parang tutulo na yung laway mo habang nakatingin sa katawan ko? Nakangising sabi ni Cyrus. Nahimasmasa naman si Anna sa pagkakatitig niya sa asawa nang pitikin nito ang noo niya. Ba't ka ba namimitik ng noo? Saka anong gwapo? Ikaw lang naman ang nagsasabi na gwapo ka. Nakataas kilay na sabi ni Anna. Talaga? Hindi ako gwapo? Pero bakit muntik nang tumulo ang laway mo sa kakatitig sa akin? Nakangisi pa rin sabi ni Cyrus. Ewan ko sa'yo. Padabog na tumayo si Anna at pumasok sa banyo habang si Cyrus ay hindi mawala-wala ang ngiti sa labi. Hindi natuloy ang honeymoon ng dalawa dahil hindi pumayag si Anna. Kaya ang ginawa nila ay pumunta na lang sila sa isang orphanage at nagpakain at namimigay sila doon ng mga gamit pang school. Sobrang sayang nararamdaman ni Anna sa araw na yon. Kaya kahit pagod siya ay nakangiti pa rin siya dahil marami na naman siya mga batang natulungan. Sa paglipas ng mga araw, halos araw-araw na magkasama sina Cyrus at Anna. Kaya unti-unti nang napapalapit ang loob nilang dalawa. San ba talaga tayo pupunta? Bakit kailangan pang nakapiring ang mga mata ko? Reklamo ni Anna. Malalaman mo mamaya kaya huwag ka munang magtanong. Maingat na pinasakay ni Cyrus ang asawa niya sa kotse at pinaandaran na ang sasakyan. Kalahating oras ang naging takbo nila. Bumaba ulit si Cyrus at inalalayan muli si Anna. Dahan-dahan na naglakad ang asawa habang hawak ni Cyrus ang kamay niya. Pagdating sa taas ay binitawan na ni Cyrus ang kamay ni Anna at dahan-dahan nang tinanggal ang nakatakip sa mata niya. Gulat at pagkamangha ang namutawi sa mukha ni Anna. Kita kasi ang buong Metro Manila sa kinaroroonan nila nang ilibot niya ang paningin. Napatakip si Anna sa bibig niya dahil maraming lights at may mga candle na nakalagay roon. Meron ding table at dalawang upuan ang naroroon at may isang bouquet ng red roses ang nando doon. Ano to? Natatawang tanong ni Anna dahil hindi siya makapaniwalang gagawin yun ni Cyrus sa kanya. Lumapit si Cyrus kay Anna at hinawakan ang kamay nito. Alam kong nagtataka ka kung bakit ko to ginagawa. Gusto ko lang na masolo ka, Mrs. Vergara. Ngumiti ng matamis si Cyrus kay Anna. Sa kanya ito inayang sumayaw. Inilagay ni Cyrus ang dalawang kamay ni Anna sa balikat niya. Saka siya humawak sa bewang nito. Tumugtog ang isang sweet music na hindi alam ni Anna kung saan galing at kung sino ang nagpapatugtog. Nag-umpisa na silang sumayaw at nakatingin lang sila sa isa't isa habang sinasabayan ang musika. Alam mo bang napakaganda mo? Unang kita ko pa lang sa'yo. Nakuha mo na agad ang atensyon ko. Pagtatapat ni Cyrus kay Anna. Alam kong mahirap paniwalaan yun, wife. Unti-unti na ang nahuhulog ang loob ko sa'yo. Gusto kong makita kang maging masaya habang kasama ko. Dahil ayokong sasabihin mo na pinagsisisihan mo kung bakit ka pa nagpakasal sa akin. Hindi ko na kaya na mawala ka pa sa tabi ko dahil mahal na mahal kita, Mrs. Vergara. Inamin ni Cyrus ang totoong nararamdaman niya kay Anna habang si Anna ay nakatingin lang kay Cyrus. Mahal din naman kita. Nahihiya lang akong aminin sa'yo dahil baka asarin mo na naman ako eh. Nakangusong sabi ni Anna. Mabilis na pinagdikit ni Cyrus ang katawan nilang dalawa ng asawa niya. Sa kanya ito ginawaran ng masuyong halik. Halik na puno ng pagmamahal at pag-iingat. Kaagad naman na tinugon ni Anna ang halik ni Cyrus hanggang sa kusa na itong bumitaw sa kanya. Pinaupo ni Cyrus si Anna sa upuan at sabay silang kumain sa pinahanda niyang pagkain sa mga kaibigan niya. Matapos nilang kumain ay sabay nilang pinanood ang naggagandahan ng mga bituin sa kalangitan. Nakaupo si Anna habang yakap siya ni Cyrus sa likuran. Nakasandal sa dibdib ni Cyrus ang ulo ni Anna nang biglang
may mga fireworks na nagsiputukan. Tumulo ang luha ni Anna sa saya nang makita niyang salitang "I love you, wife" sa himpapawid. Nilingon niya si Cyrus sa likuran niya at niyakap ito ng mahigpit. "I love you, hubby. Thank you." Bulong ni Anna kay Cyrus. Niyakap din ni Cyrus si Anna. "Gagawin kong lahat, maging masaya ka lang, wife." Bulong ni Cyrus sa isip niya. Mag-aalas 10 na ng gabi bago sila nagpasya na umuwi na. Giniginaw na kasi sila kahit na may dala naman silang makapal na jacket. Pagdating sa bahay nila ay diretso nang nakatulog si Anna. May ngiti sa labi ni Cyrus na nakatingin sa asawa niyang mahimbing na ang tulog. Pinatakan niya muna ang noo at labi nito ng halik, saka siya tumabi dito at niyakap ito. Kinabukasan ay ang gwapong mukha kaagad ni Cyrus ang nabungaran ni Anna. Nakangiti niyang pinadausdos ang daliri niya mula sa matangos na ilong nito hanggang sa labi nito. "Ang dami sigurong nagkakagusto sa'yo, no? Dahil sa taglay mong kagwapuhan." Mahinang sabi ni Anna. "Of course, kasama ka na roon." Nakangiting sabi ni Cyrus, kaya napakislot si Anna nang biglang nagsalita si Cyrus. "Ang daya mo talaga, kanina ka pa pala gising." Nakangusong sabi ni Anna. "Stop pouting your lips, wife. Baka di ako makapagpigil at ikaw ang gawin kong almusal." Banta ni Cyrus kay Anna, kaya mabilis na bumangon si Anna pero agad din siyang napahiga ulit nang hilahin siya ni Cyrus at ikinulong sa mga bisig nito. Kaya napasubsob ang mukha ni Anna sa dibdib ni Cyrus. Matapos ang lambingan ng dalawa, ay sabay na silang bumaba para kumain. Magkahawak kamay ang dalawa na pumunta sa kusina. Pagdating doon, ay sumilay kaagad ang magandang ngiti sa labi ni Anna nang makita kung sino ang nakaupo sa isa sa mga upuan doon. "Dad!" Mabilis na kinalas ni Anna ang kamay sa pagkakahawak ni Cyrus at tinakbo ang ama niya. Nakangiti ring nakatingin sa kanya. "Kamusta ka na, anak?" Kaagad na tanong ni Noel matapos niyang yakapin ang anak. "Okay lang, Dad. Ikaw, kamusta ka na? Namiss kita." "Namiss din kita, anak, kaya ako dumalaw dito." Nakangiti ring sabi ni Noel sa anak niya. "Kamusta na kayo ni Cyrus, iha?" Tanong ni Arnulfo kay Anna. "Okay naman po kami, Dad." Nahihiyang sagot niya sa biyanan. "Huwag ka nang mahiya sa akin, iha, dahil magkapamilya na tayo." Nakangiting sabi ni Arnulfo. Pinaghila ni Cyrus ang asawa ng upuan, saka rin siya umupo sa tabi nito. Si Cyrus lang nagsandok ng pagkain nila at sa harap ng magulang nila ay sinubuan niya ang asawa. Nagkatinginan lang ang dalawang matanda habang may mga ngiti sa labi. "Hubby, nakakahiya!" Sita ni Anna sa asawa niya pero parang walang pakialam si Cyrus sa paligid niya at parang si Anna lang ang nakikita niya. Tikhim ni Arnulfo, kaya natuon ang tingin ng dalawa sa kanya. "May aasahan na ba kaming apo sa inyong dalawa?" Agad na bumara sa lalamunan ni Anna ang kinakain niya, kaya mabilis na pinainom siya ni Cyrus ng tubig. "Dad!" Saway ni Cyrus sa ama niya. "It's okay, hubby. Nabigla lang ako." Pigil ni Anna sa asawa niya. Nagpatuloy lang silang kumain hanggang sa natapos sila. Sa sala na sila nag-usap muli hanggang sa nagpa siya na si Noel na uuwi na. Umuwi na rin si Arnulfo sa kanila. May iba ng pamilya ang ama ni Cyrus kaya bihira lang ito sa bahay nila. Hindi magkasundo si Cyrus at ang stepmother niya. Kaya nagpa siya si Arnulfo na sa ibang bahay patirahin ang bagong pamilya nito. Nagdaan pa ang mga araw, naging buwan at naging taon. Masaya pa rin ang pagsasama ng mag-asawa kahit hindi pa sila binibiyayaan ng anak. Walang araw na hindi pinaparamdam ni Cyrus kay Anna kung gaano niya ito kamahal. Isang araw, nagyaya si Cyrus kay Anna na magsha-shopping. Niminsan kasi ay di niya pa ito narinig na mag-shopping, kaya siya na mismo ang nagyaya sa asawa na pumunta ng mall. Tinatamad man si Anna, ay napilit pa rin siya ni Cyrus. Pagdating sa mall ay si Cyrus na ang namimili ng mga gamit ni Anna, habang nakakapit lang sa braso niya ang asawa. Nang pumunta na sila sa counter ay bumitaw bigla si Anna sa asawa nang may masulyapan siyang babae na parang kilala niya at may dala itong maliit na bata. Mabilis niya itong hinabol nang papalabas na ito ng mall. "Ate, sandali!" Sigaw ni Anna pero hindi lumingon ang babae na hinabol niya. "Wife,
What's wrong? Tanong kaagad ni Cyrus nang mahabol niya ang asawa niya. Hubby, nakita ko siya. Nakita ko si ate. Hindi ako pwedeng magkamali. Si ate yun. Naiiyak na sabi ni Anna. Shh. Baka namamalikmata ka lang dahil namimiss mo na siya. Huwag kang mag-alala. Kung nandito naman siya, imposible naman na hindi siya magpapakita sa'yo. Mahinahon na sabi ni Cyrus sa asawa niya. Sa di kalayuan ay nakasilip ang isang babae sa dalawang tao na nag-uusap sa labas ng mall. I'm sorry, Anna, pero hindi pa ngayon ang panahon para magpakita ako sa'yo. Sobrang namimiss ko na kayo ni Daddy, pero hindi ko kayang harapin kayo. Ayokong kaawaan niyo ako sa kalagayan ko ngayon. Tumulo ang luha ni Marie habang nakatingin sa kapatid na yakap-yakap ng lalaki na inayawan niyang pakasalan. Alam niyang masaya ang kapatid niya ngayon kasama ang asawa niya, at alam niyang mahal ng lalaki ang kapatid niya dahil kitang-kita niya sa galaw nito ang pag-iingat. Nakauwi sa bahay nila na matamlay si Anna. Iniisip pa rin niya ang nakita niya sa mall. Kumusta na kaya siya? Bulong niya sa hangin. Ramdam ni Cyrus ang lungkot ng asawa niya, kaya gumawa siya ng paraan para hanapin ang makakapagpasaya rito. Umupa ng private investigator si Cyrus para hanapin si Marie. Sa isang squatters area, nakita ng inutusan ni Cyrus si Marie. Nang malaman ito ni Cyrus, ay kaagad niyang pinuntahan ang lugar na sinasabi ng inutusan niya. Kasama ng mga tauhan niya ay pinuntahan nila ang bahay na itinuro sa kanila ng napagtanungan nila. Habang naghahanda ng pananghalian si Marie, ay may biglang kumatok sa pintuan. Wala siyang inaasahan na bisita, kaya nagtataka siya kung sino ang kumatok. Pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya nang makita ang asawa ni Anna na siyang kumakatok sa pintuan. Anong kailangan nila? Kaagad na tanong ni Marie habang hindi makatingin ng maayos kay Cyrus. Ikaw ang kailangan namin, Miss Hanford. Sumama ka sa amin ng matiwasay. Iwanan mo ng lahat ng gamit mo. Dalhin mo lang ang anak mo at aalis na tayo. Maotoridad na sabi ni Cyrus. Umalis sa squatters area si Marie kasama ang anak niya habang nakatingin lang sa kanila ang mga kapitbahay nila. Sa isang mall, dumiretso si Cyrus at ang mga tauhan niya. Tumawag ng sales lady si Cyrus at pinakuha mga damit at sandals. Pati sapatos na kakasya sa kanya. Pati anak ni Marie ay marami ring binili si Cyrus. Nang makapagbihis ng mag-ina, ay dinala sila ni Cyrus sa isang kondo kung saan ay pagmamay-ari niya. Dito muna kayo magpahinga. Alam ko ang kalagayan mo sa squatters. Dapat noon ka pa umuwi sa pamilya mo. Hindi mo alam kung gaano sila kasabik na makita ka. Kaya kita hinanap dahil nalulungkot ang asawa ko nang makita kanya sa mall. Ginawa kong lahat ng to para sa kanya. Mahabang sabi ni Cyrus. Salamat. Napakaswerte ng kapatid ko at ikaw ang naging asawa niya. Mahinang sabi ni Marie. Hindi siya ang swerte. Ako ang swerte sa kanya dahil nagkaroon ako ng asawang mabait at mapagmahal. At hindi kami naging ganito kundi dahil sa'yo. Salamat sa ginawa mo, dahil sa'yo ay natagpuan ko ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kumpleto na nga pala lahat ng kailangan mo dyan, kaya wala ka nang alalahanin pa. Hindi na ako magtatagal. Tsak na hinihintay na ako ni Anna sa bahay. Kung may kailangan ka pa, tumawag ka lang sa bahay. Maiwan na kita. Umalis na si Cyrus habang si Marie ay nakatingin lang sa lalaking papalayo. Nagsisisi man siya sa ginawa niya, ay huli na ang lahat. Hindi na niya maibabalik pa ang dati. Ang tangi na lang niyang magagawa ay alagaan ang naging bunga ng pagmamahal niya kay Eric at humingi ng tawad sa dalawang tao na matagal niyang hindi nakita. Isang linggo lang nagdaan sa bahay ng mga Vergara, ay busy ang lahat para sa gaganaping party para kay Anna. Gustong ibalik ni Cyrus ang dating masiyahin na asawa, kaya niya ito ginagawa. Hubby, anong meron? Bakit busy ang mga tao sa labas? Nagtatakang tanong ni Anna kay Cyrus. Don't tell me nakalimutan mo ng birthday mo, hmm? Nakangiting sabi ni Cyrus habang yakap ang asawa. Ay, oo nga pala, no? Paano ko ba nakalimutan yun? Hays! Sobrang malilimutin na talaga ako. Ewan ko ba? Dala na siguro to ng pagbubuntis ko. Nakangiting sabi ni Anna. Napabitaw bigla si Cyrus sa asawa at kaagad siyang napaharap dito. You what? Gulat na tanong ni Cyrus kay Anna.
Ngumiti ng matamis si Anna kay Cyrus at tumango siya rito. Hindi ka nagkakamali ng rinig, Gabi. Buntis ako at 1 month na. Yes, daddy na ako. Daddy na ako. Sigaw ni Cyrus. Natatawa namang tumingin si Anna sa asawang parang bata na nabigyan sa gusto niyang regalo. Thank you, wife. Thank you. Finally, I'm a father now. Bakas sa mukha ni Cyrus ang sobrang saya. Masaya niyang niyakap ang asawa at pinataka ng noon ito ng halik. Kinabukasan ay pinahanda ni Cyrus si Marie. Kasamang anak nito ay pinasundo niya ito sa driver niya para umattend sa birthday party ni Anna. Kasalukuyang nagbibihis si Anna nang pumasok si Cyrus sa kwarto nila. You look so beautiful. Bulong ni Cyrus kay Anna habang pinagmamasdan ito sa salamin. Thank you, hubby. Busog ako palagi sa papuri mo. Natatawang sabi ni Anna. Mahinang kinurot ni Cyrus ang pisngi ng asawa bago niya ito hinalikan. Lumabas na tayo. Baka hindi ako makapagpigil at tuluyan ka ng hindi makadalo sa sarili mong party. Natatawang sabi ni Cyrus. Natatawa namang tumayo si Anna habang hawak ng asawang kamay niya. Sabay silang bumaba sa hagdan habang todo ingat naman si Anna sa pagbaba. Pagdating sa baba ay kaagad na sinalubong sila Anna ng daddy niya. Happy birthday, anak! Masayang niyakap ni Anna ang ama niya. Thank you, daddy! Nakangiting tugon ni Anna. Iha, happy birthday! Bati ni Don Arnulfo kay Anna. Thank you po, dad! Nakangiting tugon ni Anna sa biyanan. Sabay silang naglakad patungo sa labas ng bahay kung saan ginanap ang party. Nakarating na sina Marie sa bahay ng mga Vergara. Agad naman na dinala siya ng tauhan ni Cyrus sa mesa na nakalaan para sa kanya. Sinadya ni Cyrus na doon sa hindi kaagad mapapansin ni Anna si Marie pinaupo. Ito kasi ang gagawin niyang regalo para sa asawa niya. Good evening, everyone. Thank you sa pag-attend niyo sa parting to. Bago tayo magpatuloy, tatawagin ko muna dito sa stage ang ating birthday celebrant, Mrs. Anna Vergara. Palakpakan po natin siya. Maingay na palakpakan ang sumalubong kay Anna habang inaalalayan siya ni Cyrus sa pag-akyat sa stage. Good evening po. Salamat po sa pag-attend niyo sa party ko. Actually, idea to lahat ng asawa ko. Hubby, thank you very much sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Thank you sa walang sawa na pagmamahal mo sa akin. Hindi mo lang alam kung gaano ako ka-thankful na ikaw ang naging asawa ko. Maraming maraming salamat, hubby. At sa daddy ko at biyanan ko, maraming salamat po sa inyong dalawa. Kayo ang naging daddy at mommy namin ni Cyrus. Mahal na mahal po namin kayong dalawa. Salamat po ulit sa inyong lahat na dumalo at again, good evening po sa inyong lahat. Mag-enjoy po tayo. Ibinigay na ni Anna ang mic sa MC. At bumaba na ulit siya sa stage. Masayang lahat sa party habang si Cyrus ay dinala si Anna sa isang mesa kung saan naroroon si Marie. Dahil nakatalikod si Marie ay hindi makita ni Anna ang mukha ng babae na nakatalikod sa kanya. She's her. Mahinahon na sabi ni Cyrus. Kaya unti-unting lumingon ang babae sa kanila. Natulala si Anna habang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. Unti-unting nanumbig ang mga mata niya na nakatingin kay Marie. Ate Marie! Oh my God! Totoo ba to? Hindi ba to panaginip? Andito si ate! Umiiyak na si Anna. Tumangulang si Cyrus sa asawa niya. Totoong nasa harapan mo na ang matagal mo nang gustong makita, wife. Sabi ni Cyrus. Kaya mabilis na hinakbang ni Anna at Marie ang pagitan nilang dalawa. Ate! Nandito ka na. Miss na kita. Bakit ngayon ka lang, ha? Ba't di ka nagpakita sa akin? Si Daddy, alam na ba niya na nandito ka na? Tumango si Marie kay Anna, kaya mas lalong naiiyak si Anna. Pinagkaisahan niyo ba ako? Bakit wala man lang sinabi si Daddy? Hubby, may kinalaman ka rin ba dito? Umiiyak pa rin na tanong ni Anna. Siya ang gumawa ng paraan para mahanap ako, Anna, dahil gusto niyang sorpresahin ka sa araw mismo ng kaarawan mo. Paliwanag ni Marie. Matagal bago kumalas sa pagkakayakap si Marie kay Anna. Sobrang namiss niya talaga ang kapatid niya. Matapos magyakapan ay saka palang lumapit ang daddy nila sa kanila.
Masaya ka ba sa naging regalo ng asawa mo, anak? Nakangiting tanong ni Noel kay Anna. Kung meron pang ibang salita sa sobra, Dad, yun na yun. Nakangiting tugon ni Anna sa ama niya. Masaya lang na nagtawanan si na Marie at Anna, kasama ang ama nila habang si Cyrus ay nakatingin lang sa asawa niyang masayang nakikipagtawanan sa kapatid. Masaya siyang nakikita na halos hindi na maalis-alis ang ngiti sa labi ni Anna. Naikwento na ni Marie sa ama at kay Anna ang nangyari sa kanya kung bakit siya nakatira sa squatters area. Ang akala kasi ni Marie ay sobrang bait ni Eric, hanggang akala lang pala siya. Dahil nung nagsama sila ay nag-iba na ang ugali nito. Sobrang seloso at tamad pala nito. Taluwas ito sa inaakala niya. Nagbunga man ang lahat sa kanila ni Eric, hindi naman niya pinagsisisihan na nagkaroon siya ng supling dito. Bumalik si Marie sa bahay nila kasamang ama. Masaya si Noel na nakasama na niya ulit ang anak niya. Maraming salamat sa lahat, Habi. Sobra-sobrang saya ko at wala na akong mahihiling pa, kundi ang maging masaya tayong lahat. Deserve mong maging masaya. Ikaw na kayang gawin ng lahat para sa pamilya. Bihira na lang ang taong katulad mong ugali. Kaya nga mas minahal pa kita. Lalo-lalo na ngayon na may anak na tayo. Mas mamahalin pa kita at mas pakakaingatan ko kayo ng anak natin. Kayo na ang magiging mundo ko. Pangakong hanggang sa huli ay ilalaan ko sa inyo ng anak natin ang pagmamahal ko. I love you so much, Anna Hanford Vergara.